Hi, Kabilab. So, kasama po natin ng mga hotel workers. Kapag ngayon pa lang po magpapadala, paano po yung process? Bago lang kayo na wala pa kayong account, pwede nyo pong i-download yung application. Tapos, pagka open nyo po ng app, makikita nyo po lahat ng... Hi, Kabilabs! Welcome to Hadar in Haifa, Israel! So, nandito po tayo ngayon sa remittance center. Ayan. Dito po kami nagpapadala ng pera. And today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-open ng account sa kanila para hassle-free na yung pagpapadala natin ng remittances sa ating family. Nakalagay dito, Neema, better than a bank. Pagpasok po natin, meron po silang mga in-offer dito na tea and coffee and water. Meron silang candies and biscuit. So, ito po yung counter. Hello! Miss CK. CK. Welcome to Neema. Welcome to Neema. Today's video po, magtatanong tayo kung paano mag-open ng account. So, hi Miss CK. Kapag ngayon pa lang po magpapadala, paano po yung process? Bago lang kayo na wala pa kayong account, pwede nyo pong i-download yung Neema sa phone nyo. Okay. Yung application. Tapos, pagka open nyo po ng app, makikita nyo po lahat ng fill-upan nyo doon. Mm. Yung create, pagka-create po ng account. Sunod-sunod na po yun. Pag open nyo, makikita nyo doon. Fill-upan nyo lang po yung name nyo. Tapos po, meron din po tayong sa baba dyan, yung invite code. Okay. Na pwede nyo pong mailagay. Pwede po kayong mag-refer ng friend nyo, tapos kikita din po kayo. Kaya yun po kagandaan niya, pag nag-invite kayo, meron po kayong makuha ang bonus. And then? Continue nyo lang po kung saan po kayo nakatira, yung address nyo. Ilalagay nyo lang po doon yung passport nyo. Upload nyo lang po yung passport. Okay. Ngayon po, kung meron na po kayong account, maglalagin na lang po kayo. Tapos, pagkalagin nyo, makikita nyo po sa loob ng application nyo, yan, yung mga functions po niya. Meron po dyan. Kung gusto nyo po makita yung conversion rate, makikita nyo po yung rates. Tapos po, yung pag mag-deposit kayo, meron po yung button dyan na deposit money. Okay. Meron din po dyan, makikita nyo send sa ibaba. Mm-hmm. Send. Tapos, meron ding end-to-end, meron ding card. Tapos, meron ding more. Ano yung sabi ng end-to-end? End-to-end, Neema to Neema po yan. Kung meron po kayong Neema, pwede kayo mag-send sa friends. Another user nyo na meron ding Neema. Okay, halimbawa meron tayong utang. Oh, ang galing oh. At libre pa po yan. Libre up to 700 seconds. Ah, walang libre charge. Na, wala siyang charge. Hmm, galing pala. So, doon muna tayo sa pinaka-basic. May marami sa inyo, mga kabilabs, na hindi nakakalabas ng work. Or... let's say, malayo dito sa Haifa. Correction lang po, ang Neema po kasi ay meron silang branches all over all Israel. All over Israel. Marami po, sobrang dami. Pero, halimbawa, gustong gamitin yung aking referral link, pwede ba niyang gamitin yung link ko kahit siya ay nasa Jerusalem? Yes, yes po. Pwede po. Ibig sabihin, pag ginamit niya yung link ko, dito siya. Kaya it doesn't mean dito po siya actually. Pero kung pag kanilagay po niya yun sa mismong phone niya, automatic na po yan. Magkakaroon siya ng bonus. Okay. It doesn't matter kung dito sa Haifa or what. Oo. Hindi po siya sa inyo po yun. Ang concern po ng mga kabilabs ay malayo sila sa Haifa. What if taga Jerusalem siya or Ashkelon at hindi siya nakakalabas? Wala po problema yon kasi marami po tayong deposit location. Oo. At kung yun po ang problema, hindi siya nakakalabas, may option po tayo na deposit from home. Mm. Yung deposit from home po na yon, pwede po siyang from Doar to Neema po. Doar to Neema? Oo, deposit from home po ang tawag doon. Pero what if ano, kasi marami din tayong kabilabs na hotel workers. So sila bank? Kung banko po talaga, may case po na ganyan, pwede pong bank transfer. Bank transfer? Makikita nyo po sa app nyo, sige po, pakipindot po yung deposit money. Okay. Makikita nyo po bank transfer. Ah, okay. Yan. Meron po tayong, yan po yung pinaka details ng Neema. Tapos po, open niya lang nila yung sa pinaka-bank nila, online banking. Okay. Yan po yung ilalagay nilang details. Okay. Type po kung magkano yung amount. Okay. Tapos po, hintayin lang po pumasok. Tapos po, i-upload po dyan yung transfer confirmation. Yan. I-screenshot lang po nila doon sa may pinaka nila. Tapos, i-upload dyan. Marireceive na. Oo. Deposit from home. Tapos, got it. Do our bank. Okay, yung bank number, account number, gano'n. Okay, dito po sa case na ito, direct po yan from Doar to Neema. Oo. At
bago po nila magamit yan, kailangan po mag-deposit muna sila. Mm-mm. Na mga, let's at say, least 50, 100. Shekel. Mm, oh. Para magkalaman muna, tapos magagamit na po yan. Yan po, magamit po nila yan, yung Doar to Neema, basta lagyan muna nila ng okay. Kailangan makapag-deposit muna sila. Ngayon po, kung talagang hindi nakakalabas, try nila yung bank transfer. Bank transfer. So, ang dami po pala nating mga option. So, pinakamadali dito pag hindi kayo nakakalabas, bank transfer. Halimbawa, nakapaglagay na tayo ng pera dito sa account natin, paano tayo magpapadala sa Pilipinas? Opo, kung nakapaglagay na po kayo, pwede nyo pong pindutin yung send sa pinakababa. Magpapadala na ako ngayon. Totoo na to. Ang gagawin naman po natin ay kung paano talaga ako magpadala. Let's say, ano na, meron na tayong account, nakapag-open account na tayo, nakapag-register, kumbaga. May naman, lalagyan natin ng pera yung account natin dito sa Neema, and cash deposit yung gagawin natin. Diba, marami naman sa atin nakakalabas. Or, iba sa inyo, maraming questions, diba? Iba sa inyo, marami pang mga katanungan bago kayo mag-open ng account. So, mas maganda kung pumunta kayo dito ng personal. Given na siguro na meron na kayong Neema apps. So, magla-login na ako. So, deposit money. Tapos, cash deposit. Tapos, meron po kayong option dyan. Kung meron kayong dollar, po pwede rin. Meron ding shekel. So, anong advantage po ng dollar at shekel? Mas maganda po pag shekel. Mas maganda po, shekel. Kasi wala siyang charges. Ah. Kapag ka po pinasok nyo yung shekel, yun na mismo siya. Okay. Kapag po dollar ang i-deposit nyo, meron pong 1% charge. Ah, okay. So, take note po mga kabilang. So, yung kakalimutan na mas maganda na pag nagpadala kayo dito sa Neema, shekel na lang. Huwag nyo nang i-exchange ng dollar bago po kayo magpadala. Kasi diretso na po dollar. Diretso na po shekel. Kasi pagka-dollar, magkano yung limit? Sa isang araw po, $10,000 pwedeng i-buwan nyo. Hindi, pag nagpadala sila na, magkano yung charge? Pagka isang remittance po, $2,000, ang charge po nyo, $3,000. Okay. Pero pag dollar, may 1%. No. Kapag nag-deposit ka ng dollar, 1%. Pera pa yung charge. Okay. So, huwag kakalimutan, shekel dapat. Ay, bago pala ako mag-deposit. Kasi let's say may sahod na ako. Let's say lang ha. Tapos hindi ko pa kailangan ipadala sa Pinas. So gusto ko lang na nasa Neema siya. Ah. Kasi diba, minsan lang tayo lumabas mga kabilabs, diba? Diba, once a month lang tayo nakakalabas. Eh, gusto natin yung sahod natin nasa Neema na para pag nasa work tayo at merong nangailangan ng pera sa Pinas, talaga lang natin siya ng pondo, kumbaga. Yan po kagandaan din sa Neema. Working siya like a regular bank. Mm-hmm. Yun po ang kagandaan niya, pwede kang mag-save. Tapos, kahit lagyan mo lang siya, doon lang siya, hindi siya makakantasan. Kasi, di ba, dito tayo nagpapadala. So, mayroon na akong card. Mamaya pala natin itatackle to. Kasi, di ba, magtataka siguro kayo, kala ko ba online, bakit may card? So, choice din nila yan, di ba? Choice po nila yan, kung pukuha sila ng card. Opo, choice nyo to, kung gusto nyo may card. Advantage kasi nito kung tulad nyo ako na mahilig umorder online. Sa Shein, sa Amazon, sa Alibaba, AliExpress. And kung lalabas kayo ng Israel, gamit na gamit nyo to kasi international siya. Trip kayo sa Europe, maybe. Or sa Pilipinas, Pina. Magagamit nyo rin to, no? Magagamit nila. May charge ba ang may card? Opo, ang charge po niyan, for activation, kung kukuha sila, 40 shekel. 40 shekel, activation. Tapos pagka meron na sila at monthly charges, 10. 10 shekel. Napaka-useful po niyan kasi pwede kang mag-save sa Neema nyo. Mm-hmm. Tapos mawi-withdraw nyo po gamit yan. Okay. Kasi yung iba pong bank, pahirapan din mag-apply. Oo. Na hindi agad na-approve o madaming kailangan requirements. Oo. Kaya maganda dito, kaya nga ang tagline, better than bank. Oo. Yan, mas madali mag-apply, mas madali mag-save. Tapos yung debit card din. Convenient po ito kapag meron tayong RAB card. Kasi di ba, ang hirap mag-load kung wala ka nito. So, ang ginagawa ko, tap lang ko ng tap. So, next question ko, halimbawa, gusto kong dito ilagay lahat ng sahod ko. Pag magsha-shopping ako, pwede ko bang gamitin? Pwede nyo pong gamitin yan. Pwede ka mag-save dito sa mismong application nyo. Mm-hmm. Tapos ililipat mo sa card. Pag bank transfer, i-check niya, doon niya mismo upload. Tapos pagka yung pupunta lang dito, yun lang ang may code. Ah, okay. Pwede rin magpa-utos. Okay. So pwede pala makisuyo ka. Halimbawa, hindi ka nag... Sa Betabot, yan. Uso dyan ng ano, padala, pakasuyo. Lalabas. Mm-hmm. So pagka ang code na nahalagay dito, para lang ito sa mga cash deposit na pupunta rito. Correct. Okay, so ito yun, 329.
So yung 6,000 na napili ko, nandun na yung charge. Nasa inyo po yan kung gusto niyo pong kasama na yung charge o wala pa yung charge. O sige, isama na rin doon. Okay. Ang $3 po ngayon, ang equivalent niya 11x. Okay, okay. So ibubuo ko na ng 6,000. Okay. Tapos, meron po ako na-receive na deposit, successful. Ayan. So, ibig sabihin, nakapasok na siya. Oo, nandiyan na po sa account. So, automatic pala nung nandito na. Mabilis lang. Ganun kabilis. Papakita nyo lang yung phone, tapos bigyan nyo yung pera, nandiyan na po. Oo, nandito na agad. And kagandahan dito mga kabilaw, ang rate kasi pa, taas-baba, taas-baba. So, kung gusto nyo mag-budget na maigi, buksan nyo lang yung Neema apps nyo, nandito na yung mga rate. Halimbawa, ang ipapadala ay ano, Pilipinas. Kung ipapadala po, example, to Philippines, pindutin nyo po yung send. Send. Tapos, if ever na wala pa si ano dito, wala pa akong transaction, press plus. Yes. Yeah. Nasagutan niyo lang po yan. Philippines. Okay. So, ay, nandito pala yung mga bansa. Lahat po ng bansa na available dyan, dyan po yung pinagpapadalahan. Okay, so let's say Philippines. Mm-hmm. Meron pong options dyan, cash pick up, bank account, tapos mobile wallet, institution, tapos institutional payment. Yung cash pick up. Pag binuksan niyo po yan, makikita niyo yung mga options po dyan. Lahat po ng cash pick up available. Ah, beseder. Alawan. Okay. Cebuana. So, ang dami pala. Tapos bank account. Po ng bank account. Pwede rin po yung mga dollar account. Meron po dyan. Meron din po tayong GCash. Mobile wallet po siya. Option na GCash. Ang galing. Very convenient pay pala Maya. To. Institution payment. So may pilihan pala kayo. Wala. Wala pang SSS. Wala pa pong SSS. So in the future po, tsaka pag-ibig din sana. So let's say magpapadala na ako ngayon. Naka-register na yung papadalahan nyo. Ako kasi sa BDO ng asawa ko. Kasama na po ang charge dyan. Okay. So halimbawa ayokong ipadala lahat. Pwede nyo po siyang i-edit. So let's say, ano lang to ah. Okay, 200 shekel. Kasi sample lang naman to. Sikita nyo po agad yung marireceive nila doon sa ibaba. Okay. 1,000. So, nandito rin pala agad, oh. Send nyo po, confirm lang, tapos slide. Kanina pala nagpadala ako, di ba? Naglagay ako ng deposit. $3 yun. So, wala pa po yun. Ah, wala pang charge. Ang charge lang kapag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas or any country. Tapos yung receive po, nandyan din. Yung resibo, nasa recent activity. Sa more, sa pinakababa po. Okay. Tapos sabihin ko lang din po, meron po tayong option dyan sa loob ng app. Yung customer support. Available po pagka kailangan ng tanong, may problema po. Makikita niyo po sa top left. Yan po yung support. Very, ano pala to, convenient. And isa pa nagustuhan ko sa kanila, kasi kapag nag-register ka dito, automatic yung ano, di ba, number. So, every transaction, nakaka-receive ka ng text. And email. Pwede din. Pagka po may resibo, pwede nyo rin ma-receive sa email nyo. Oo. Naka-PDF file din siya. Yan o. Original, ano po yan? Original receipt. Mm-hmm. OR. OR. Ang galing. Saan, paano ko malalaman ng ano, account number po? Halimbawa, ano, may magbibigay sa akin. Opo, in case na gusto nyo magbibigay. Diba, ibibigay nyo lang po yung ano nyo, yung phone number nyo. Yung limit po ng kada month. Kada araw po, pwede tayo mag-send hanggang $10,000. $10,000. Or in shekel? Sa shekel po, nasa around 36,000 shekel. Wow. Ganyan. Kada send, $2,000 po. Kada remittance. Maximum? Maximum sa isang sending. Sending, pagka isang sending. Pagka-send, nasusunod ulit. Okay. Ah, beside. Basta maabot yung $10,000 sa isang araw. Okay. Basta every transaction nyo ay $3. Oo. Flat rate po yun. So nagkakamali, nag-iiba-iba lang siya, depende sa rate, kasi di ba ang dollar rate natin ay nababago everyday. Ako kasi no, nagbayad ako automatic kasi ito yung habol ko talaga, Visa card. Napaka-convenient po niyan, lalo na kung dito kayo sa Israel, magagamit niyo po siya sa mga malls, mga grocery, tapos sa online orders. Pinaka nagustuhan ko dito sa Rab card kasi ang hirap ng mag-load ngayon. Dati po kasi nung unang panahon, sa bus pwede nga mag-load. Pero ngayon, kailangan mo nang very convenient talaga to. Kaya lang iba na hinayang sila sa 10 shekel na charge. Ito kayo mga hinayang kasi gamit na gamit po yan. Tsaka sa mga nagbi-business. Lalo na sa mga nagbi-business. Kahit po sa Pinas, gagana siya sa Shopee, Lazada. So, halimbawa, ang iba sa atin, magko-cross country na at meron kayong matatanggap na pera sa amo natin or sa ikadon, sa pension natin sa airport. Pwede dito natin ilagay and mawi-withdraw natin to kung nasaan na tayo. Halimbawa, sa US, sa UK, sa Europe. Ayan. Ito yung ina-advise talaga nila sa mga magko-cross country. Thank you, Neema. Very convenient. Just in case na ayaw nilang gamitin yung referral link ko. Wala sila
silang bonus. Wala silang bonus? Pagkano ba yung bonus? 10 shekel. So kung gusto niyo magka-bonus, gamitin niyo yung invite link po. Okay. Lalo na yung mga nagdi-day off. Oo. At dito lang sa Hadar. Mm-mm. Oo. Kahit po hindi mag-deposit, punta po lang kayo dito. Punta lang kayo dito kasi may free coffee dyan. May kape, libre biscuit. Tsaka tsaa. Ayan. Tsaka may lamay. Ang ganda kasi na ambience lagi dito. Tsaka mga tugtog. Lalo na pagtugtog pag Biyernes, Sabado, kasi lalo maraming Pilipino. Mararamdaman mong ano ka, at home. At home. At home. Yun yung importante kasi, di ba, nakaka-buryong sa world. Oo. Nakon. Thank you so much, Miss CK and ang manager. Razan. Thank you so much. Saan mag-withdraw? Sa mga ATMs po lahat, pwede. Ano sa federal card po? Eh, may PIN code ako? Meron po, nandiyan po sa loob ng card. Hindi nyo po pala natanong yung PIN code. Oo. Lahat po ng functions ng card, pagbukas nyo ng card, nandiyan load, unload, view PIN, tsaka block. Pagbukas nyo po, makikita nyo po yan, hindi na po siya napapalitan yung code. One-time PIN. Log out po muna kayo. Pindutin nyo po, deposit money. Deposit. Cash deposit. Ah, ito. Ito laging ganito or iba-iba? Lagi pong ganyan. Ah, ito. So, yun lang mga kabilabs. So, tapusin na po natin yung topic natin mga kabilabs. Kung meron pa po kayong questions na hindi ko natanong, mag-comment lang po kayo sa comment section. And idagdag ko lang po na meron din silang free wifi. Ayun. Pwede kayo tumabay. Yun, sa mga walang internet. Kasi diba, yung iba sa inyo, ano, umaalis lang ng oras. May tanong din po kayo, pwede nyo po akong follow sa Instagram. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Okay, so ito yung mga pictures po nila. Oh. Iba-ibang lahi po yan. Yan. So that's it. Thank you so much for watching. I hope nakatulong po itong video na ito sa inyo. And see ya next time. Bye! Hi, Kabilabs. So, kasama po natin ng mga hotel workers. So, ka-out lang po nila sa kanilang ward. Sinundo natin sila kanina. Welcome to Neema. Okay lang! Okay lang. Walang ito dito kanina. Sana all. May free coffee dito, tsaa. And may biscuit sila. Hindi lahat ng remittance center dito may ganyan. Hi! Hello! Magagamit po kayo sa Pilipinas. Tapos magagamit din po siya pagka bibili kayo dito sa Israel yung online shopping, Alibaba, AliExpress, Shane. Magagamit. Very useful po siya. Sa donate na kasi na. Pwede po siya sa mga mall. Debit card po siya. Bali, lalagyan niyo po ng laman sa Neema nyo. Neema started in 2015. In order to help foreign workers to reach to their families in a fast and an efficient and cheap way. And since that, we gained trust all over many communities, Indians, Filipinos, and we started with the Filipino community. This was our first community that backed us up. Since today, our biggest customer is the Filipino community. Indians, Nepalese, Sri Lankans, African, from the whole. Russian, you have? Russian, we have, Ukrainian. As long as they are here in Israel? Yeah. You press deposit money, cash deposit, see the nearest deposit location to you. Ah. Okay, Kabilab. So, today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-load gamit ang inyong Neema. So, nandito tayo ngayon sa train station or any grab card. So, bibili tayo dito ng 30 lang. So, ito naman, itatap lang natin dito. So, okay na. Tapos, lalabas na dito yung resibo. Yan, ganun lang kadali. So, yun yung advantage na may Neema card. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, huwag na kayong manghinayang sa 10 shekel every month. Kasi, gamit naman ito mga kabilabs. Itong Neema nyo, gamit. So, yeah, may laman siya na 145. English ko ah. So, yung card ko, meron siyang 145. Yun, that's it. Ganun lang kadali. Bye!